Trihim na Mayaman. Kabanata 1344. Maraming tao ang may komplikadong hitsura kapag naririnig nila iyon. Ang pamagat ng Heavenly Monarch ay angkop lamang para sa mga eksperto sa Heavenly Deity Realm. Ngayon, nasaksihan nila ang isang himala sa itaas ng Blue Star. Isang binata na 12-12 taong gulang ang talagang nang ahas na tawaging Heavenly Monarch. Malakas si Lin Tianjun. Sa paghahambing, ang Blue Star Eastern Cultivation World ay agad na kumulo. Sa panahong ito, ang mga alien cultivator ay tumitingin sa Dragon Mansion at Alexander Yang. Nanginginig din sila sa takot. Labis silang natatakot na galitin ang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga eksperto at hugasan ang buong Lanxing sa dugo. Ngayon, pinatay ni Alexander Yang ang Saint Emperor of Absolute Beginning at Cause, at kahit na magalang na tinawag bilang Yang Tianjun ng mga alien cultivator. Not to mention that the alien cultivators were massacred the entire Blue Star, kahit na ito ay isang bayan lang, ang mga disipulo ng Dragon Mansion ay magkakaroon pa rin ng lakas ng loob na kagalitan siya at hilingin sa kanya na ibigay ang mamamatay tao. May mga nagbubulungan pa sa mahinang boses. Dahil sa pag-iral ni Yang Tianjun, si Lanxing ay maaaring maging isa sa mga planeta sa maliit na Eastern Horizon Region na pangalawa lamang sa Heavenly Desolate Realm. Paanong hindi magiging masaya ang mga tao sa Eastern Martial Arts World? Kaya lang, ang mga bansang kanluranin at ang mga bansang hayagang nanunuya sa Dragon Mansion sa pagbaba ng mga dayuhan ay parang wax na nakaupo sa wax. Pinoprotektahan lamang ni Alexander Yang ang silangang mundo ng paglilinang at hindi sila isinama sa bilang. Ang tanging bagay na nakapagparamdam sa kanila ay ang utos ni Yang Tianjun sa kanila na huwag hayaan ang mga dayuhan na gawin ang anumang gusto nila sa Blue Star. Itinaas ni Song Hai ang kanyang mga kamay kay Alexander Yang at nagtanong sa mahinang boses. Lin Tianjun, maaari bang tayong mga tao mula sa labas ng rehiyon ay lumahok sa paggalugad sa mga guho na ito? Ang iba pang mga eksperto mula sa ibang mga kaharian ay tumingin din kay Alexander Yang na may sabik na mga mata. Alam nila na ang sinaunang pagkawasak na ito ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang kapangyarihan ni Alexander Yang ay napakahusay. Kung hindi pa nagsalita si Alexander Yang, hindi sila maglalakas loob na tuklasin ang sinaunang pagkasira na ito. Gayunpaman, ayaw pa rin nilang umalis ng ganoon na lamang. Walang may-ari ang sinaunang pagkasira na ito. Hindi ako makikialam. Matapos mag-isip ng ilang sandali, dahan-dahang sinabi ni Alexander Yang. Salamat, Heavenly Monarch Yaliang. Tuwang-tuwa ang mga alien cultivator. Hindi sila nang ahas na makipagkumpetensya kay Alexander Yang para sa pinakamalaking kapalaran sa mga guho, ngunit maaari silang kumain ng ilang buto at uminom ng sopas kung kumain si Alexander Yang ng karne. Ngunit, Heavenly Monarch, ang porma sayon sa lugar na ito ay napakalakas, hindi natin mapipilitang pumasok. Kumunot ang noo ni Song Hai at sinabing, ang porma sayon dito ay ang presensya ng isang makalangit na Diyos. Napakagulo rin, ngunit ang porma sayon dito. Bagamat hindi natin ito makapasok ngayon. Sa tansya ko, pagkatapos ng kalahating buwan, ang mga porma sayon dito ay aabot sa isang antas, na kayang tiisin ng mga tunay na Diyos na tulad natin. Si Mr. Song ay isang dalubhasa sa mga porma sayon sa dagat ng mga bituin. Ang mga porma sayon ng ilang sekta sa Tianhuang ay dinisenyo ng mga sekta sa likod ni Mr. Song. Tila nakita ni Gu Qingge ang mga pagdududa ni Alexander Yang at nagpaliwanag. Tumango si Alexander Yang. Sinabi rin ni Gong Shuban sa tamang oras sa tabi ni Alexander Yang, Young Master Alexander, ang porma sayon dito ay talagang tulad ng sinabi ng mister na ito, nanghihina sa lahat ng oras. Bagamat ang cultivation base ni Gong Shuban ay nasa Heavenly Immortal Realm lamang, ang kanyang natamo sa mga porma sayon ay hindi pangkaraniwan. Ang porma sayon sa itaas ng bundok lang yan na maaaring hamarang sa kalahating hakbang na tunay na Diyos ay itinayo ni Gong Shuban.
Kung gayon, maghintay tayo ng kalahating buwan. Dahan-daang sinabi ni Alexander Yang, pagkatapos ay tumingin kay Guccinge at ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanya. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon lang, fellow Daoist. Tumingin si Guccinge kay Alexander Yang nang may pagmamalaki. Napakalakas mo, sabi ni Ching Leng. Kahit na hindi ako umatake, magiging maayos ka pa rin. Sa madaling salita, salamat. Kung kailangan mo ng tulong sa Lanxing, huwag mag-atubiling magtanong. Alam din ni Alexander Yang na magiging maayos siya, ngunit para tumayo si Guccinge sa ganoong sitwasyon, kailangan niyang tanggapin ang pabor na ito. Kuwit-kuwit, ang intensity ng spell formation sa baybayin ng East Sea ay hamina ng napakabagal. Si Alexander Yang at ang iba pa ay hindi naghihintay sa baybayin ng East Sea sa lahat ng oras. Sa halip, pumunta sila sa Six Dragon Mountain sa Zhonghai, ang treasure land ng Chen family. Kasabay ng pagbawi ng espiritual na enerhiya, ang Six Dragon Mountain ay naging napakapambihira. Bilang karagdagan, inimbitahan ni Old Man Chen ang Gongshu family na mag-set up ng maraming formation sa Six Dragon Mountain, na ginagawang mas pambihira ang Six Dragon Mountain. Ito ay tila isang walang kamatayang lupain ng kayamanan. At ang labanan sa East Sea ay lumaganap din sa buong mundo. Heavenly Monarch. Kahit sa buong Little East Heaven Territory, kakaunti lang ang mga tao na nakatayo sa tuktok ng mundo tulad ng mga totoong dragon. Hindi alam, ang mga eksperto ng Blue Star at maging ang buong internet ay pinalitan ang pangalan ni Alexander Yang sa Lin Tianjun. Kahit na ang mga eksperto mula sa labas ng kaharian ay hindi nang ahas na tawagin si Alexander Yang sa kanyang pangalan ng direkta sa Blue Star. Ang mga paksayo ng tunay na Diyos na umatake kay Alexander Yang ay hinarap din ng Dragon Mansion. Ang mga tunay na Diyos ng mga paksayon na ito sa itaas ng Blue Star ay napatay sa labanan. Ang Dragon Mansion ay pinamunuan ni Lu Yuan at ng matandang Dragon King upang isa-isang alisin ang mga paksayon na ito. Bukod sa isang maliit na bahagi na nakatakas pabalik sa dagat ng mga bituin, ang iba pang mga tao ay karaniwang naalis. Para sa oras, sa itaas ng Blue Star, nagkaroon ng walang uliran na kapayapaan. Ang mga tao ay namuhay at nagtrabaho ng payapa, na parabang bumalik sila sa panahon bago ang malaking pagbabago ng Blue Star. Ngunit hindi nagtagal, isang tunay na malaking krisis ang bumagsak. Sa kalangitan, isang sinaunang barkong pandigma ang dahan-daang naglayag sa buong sansinukob. Ang kapitan ay higit sa 1,000 yarda ang haba, at ang Nameless Star Gold sa ibabaw nito ay natatakpan ng mga sugat. Ito ay minarkahan ng hindi mabilang na mga slash at slash, ngunit ito ay napuno ng isang kakaibang layunin ng pagpatay. Mayroong libu-libong tao sa barkong pandigma, at bawat isa sa kanila ay may cultivation base sa itaas ng Earth Immortal Realm. Ang kanilang mga aura ay kalmado at malawak, at mayroon pang ang 12-12 ng mga matandang eksperto sa tunay na Diyos na naka-crossleg sa kanilang mga pavilion. Sa pagbukas at pagpikit ng kanilang mga mata, lahat sila ay nagniningning sa isang makinang naliwanag na yumanig sa langit at lupa. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa kanilang lahat ay ang 3 matandang lalaki na nakaupo sa tuktok ng barkong pandigma. Ang 3 matandang lalaki ay tila nasa bingit ng kamatayan, ngunit ang kanilang mga katawan ay nababalot ng hindi mabilang na mga bituin at kaguluhan. Bagamat hindi nila ibinunyag ang kahit kititing na bahagi ng kanilang aura, bawat galaw nila ay nagdulot ng pagbagsak ng espasyo at pagkabasag ng mga batas. Parang sumisikat at bumabagsak ang araw at buwan sa kanilang mga mata. Umupo sila sa tuktok ng barko at tahimik na tumingin kay Lanxing. Ang kanilang mga mata ay tila nakakakita sa lahat ng bagay, na parabang nakikita nila ang lahat ng langgam at buhay na nilalang sa Lanxing. Nakarating na rin kami sa wakas. Nagsalita ang 1 matandang lalaki, dala ng kanyang boses ang walang katapusan at malayong buntong hininga. Kuwit-kuwit, 13 araw na lamang ang lumipas mula noong malaking digmaan sa East Sea.
Ang Infinity Sect Elder ng Star Ocean Great Sect ay dumating sa Blue Star kasama ang Vanguard Fleet ng Limitless Sect. Sa ikalawang araw pagkatapos dumating ang Elder ng Limitless Sect, dinala ni Guchingge siyang Shaotang sa Mount Langya. Walang hanggan ang sekta. Si Alexander Yang ay tumingin kay Guchingge, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, na nagtataka. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Infinity Sect. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan sina Guchingge at Yang Shaotang. Kasamang The Wist Yang, may isang bagay na hindi mo alam. Wala na ang karaniwang ngiti sa mukha ni Yang Shaotang, ang pinakamalakas sa aking Little Eastern Horizon Region ay ang Four Great Sacred Grounds at ang Demon Emperor Palace of the Demon Race, habang ang Infinity Sect ay isang napakalakas na cultivation sect sa buong Eastern Star Region. Sa Heavenly Deserted World, ang mga eksperto ng Heavenly God ay maaring tawaging mga ninuno at duminahin ang isang rehiyon, habang ang Limitless Sect ay mayroong Heavenly God experts na namamahala. Sa pagkakataong ito, pinili talaga ng Moon Palace na akitin ang mga dayuhang kaaway sa Lesser Eastern Heaven Territory sa upang salakayin ang iyong langit na palasyo. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan ng Small Eastern Region ay kakaunti. Iniisip ko kung ano ang ginamit ng Moon Palace para ilipat ang Infinity Palace. Sinabi rin ni Guchingge, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking lolo. Sa Deserted World, ang Heavenly Palace, ang Great Vast Sect, ang Demon Summoning Sect, at ang Demon Imperial Palace ay nagsanib kamay upang labanan ang Infinity Palace at ang Moon Palace. Sa pagkakataong ito, ang Infinity Palace ay nagpadala ng maraming makapangyarihang mandirigma. Ang Deserted World ay dehado. At sa pagkakaalam ko, inatake lang ng Infinity Sect ang Heavenly Deserted World dahil sinamantala nila ang sitwasyon. Ang tunay nilang target ay si Lan Xing. Abangan! Ang susunod na kabanata!